Praise the Lord! Pinagpalang araw po ng Linggo sa atin ngayon. At tayo po ay live ngayon sa Life Shaper TV. Ito po ang ating online worship celebration. At salamat dahil tayo po lahat ay pinagpala ng Panginoon. So, pinagpalang umaga po sa atin lahat. At tabayan na lamang po natin mga ilang minuto. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. So, sa ngayon po ay makinig po muna tayo ng mga ilang papuring awitin para sa ating Panginoon bago po batiin ng mga naka-tune in na ngayon. Stay tuned po. Pinagpala tayo ni Lord. Hallelujah. Like and share po lamang natin para po makapanood din ang iba natin mga kaibigan, kababayan, at iba natin mga ka-life shaper na hindi pa po naka-tune in ngayon na naka-online. Hallelujah! Good morning kay Tita Lynn, pinagpalang araw po sa atin. Jorwell Argate, ang aking anak na kamukha ko raw siya, sabi niya. At kay Pastor LP Papa, praise God, ang ating kaibigang pastor. Praise God. Sige po, like and share po natin. At manatili lang po tayong naka-tune in para po sa pananambahan natin ngayon. At good morning sa ating poging Pastor Butch Fernandez. Praise God. Praise the Lord. Sige po, maraming salamat. Stay tuned lang po tayo, ha? At i-like and share po natin para makapakinig at makatanggap po ng mensahe rin ng ating mga kaibigan. Purihin ng Diyos. Hallelujah. We are all highly favored and blessed. Praise God.
kuminsan ay nahihirapan tayong maranasan ang kalapitan ng Diyos. Siguro po ito'y dahil sa mga bagay na nagawa natin. Alam natin nakasakit sa kanyang damdamin. Sumalit mapalad po tayong lahat. Sapagkat may pangako ang Panginoon. Amen. Hahanapin natin siya at masasampungan kung tayo ay lalapit sa kanya na buong puso. Ako ay lalapit sa iyo. Good morning po, kaya maring Yuri, good morning. Ay, Ate Claudine, good morning. Pinagpala ng Panginoon tayong lahat. Praise God. So, manatili lang po tayong naka-tune in po tayo. At hintay lang po natin maya-maya ay mag-start po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. So, blessed morning everyone. It's another day to thank and praise the Lord. Hallelujah. Kay Kuya Lino, pinagparang araw po sa ating lahat. Kay Ate Wilma, praise God. So, manatili lang po tayo na naka-tune in habang nakikinig tayo ng awiting papuri sa ating Panginoon. Amen? So, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa, pinagpalang araw po sa ating lahat. Kay Manuel Argate, Hintalan. Muli kay Ate Claudine, Sis Wilma, si Maring Yuri, at kay Kuya Lino. Maraming salamat po at tayo po ay naka-tune in ngayon kay Ate Weng. Praise God. Purihin ang Panginoon at
tayo pong lahat ay patuloy na iniingatan, pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. So, salamat. Kaya po may mga dahilan tayo. Ang dami nating dahilan para po tayo ay magpuri, sama-samang sumamba sa ating Panginoon. So, sa ngayon po ay ikalawang linggo po na tayo ay naka-livestream po muna. Wala po muna tayong face-to-face service. So, dito po muna tayo sa livestream. At salamat sa bawat isa na naghihintay at nananatiling nakasubaybay po sa ating pagsamba ngayong araw na ito. So, kay Mona Lisa Elipe, nadya din po, naka-tune in din po yan. So, praise God at patuloy po tayong makikinig. Sabayan niyo ako ng makinig ng mga papuring awitin kay Lord. Isang mga awitin na tagang habang tumutugtog po, isabayan natin magpuri sa Panginoon. Samam po tayo ngayon na dyan. Ano po? At habang initin po natin ang ilang palating kapatid, so maya-maya lang ay mag-start na po tayo na mag-aral ng salita ng ating Panginoon Jesus. Again, like and share po natin para po marami pong makapakinig. Napaganda po ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Praise God. Makinig po tayo ng awitin ng ating ng papuring awit para sa Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Praise God, purihin ng Panginoon sa awitin na yan na ating narinig. So, umpisa pa, tayo po ay live sa Life Shaper TV. Ito po ang ating online service ngayon dahil wala po tayo muna sa atin po sa church. So, dito po muna tayo. At salamat sa bawat isa na nananatiling naka-tune in po. Isang katala lang po, pakikinig natin. Then after po nun, mag-aaral na po tayo ng salita ng Panginoon. Magpe-pray po tayo, then mag-aaral at magpapalakasan po tayo. Ano po? At I hope na may dala kayong Bible kung saan man kayo naroon para po masabayan niyo po ako sa anumang ating tatalakayin ngayon. So, pinagpalang araw sa atin lahat. Manatili lang po. At huwag po mahiyang mag-comment ano, para nakikita ko po kasi minsan hindi ko mabati yung iba sa dami po kasi. So, hindi ko po nakikita yung pangalan, nakakalampas. So, kung magko-comment po kayo, madali ko makikita kung nandyan kayo. At like and share lamang po natin para po marami pang mga kaibigan natin, mga kababayan ang makapakinig po ng mensahe natin ngayong umagang ito. Makasama natin sila sa pagsamba sa Lord sa mamagitan ng live stream na ito. Praise God. Sige po, makikinig pa tayo sa pang-awitin at prepare po natin ang sarili para po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Like and share po natin. Praise God. Sama-sama, kuingat bintang. Alina, sama-sama, kami nak sama-sama, awitan dan bintang.
Praise God. Ayan. Hallelujah. So, purihin ng Diyos sa bawat isa na naka-tune in pa rin po ngayon, si ating kaibigang Pastor Papa, Maring Yuri, George Yuri, Brother Rodrigo Belayo, yan, praise the Lord, Ate Juliet Martinez, sa lahat po na naka-tune in. So, mapinagpalang araw po sa atin lahat. Dito po tayo live sa Live Shaper TV para po sa ating live stream or online worship service. At salamat po sa inyong pag-antay, pag-antabay. At patuloy lang po nating i-like and share po. Yung iba po ay mag-comment kayo para nakikita ko po kayo at mabati ko rin po kayo. At sobrang na-appreciate ko po ang inyo pong paghihintay para po samahan ako sa ating pagsamba kay Lord. Sa gatong paraan ay nagkakasama-sama pa rin tayo. Hindi po hadlang ang quarantine o ang pandemic para hindi po tayo magkasama-sama. Talaga napakabuti ng Panginoon. Dahil nangyari man ang mga bagay na yan ay sa panahon na meron ng ganito. Meron na tayong social media na pwede pa rin tayong magkasama-sama at magpuri sa ating Panginoon. So bago po tayo tumungo sa mensahe at pag-aaral natin sa salita ng Panginoon, sa lahat po ng may nais lamang po, ano po, at gusto nating magbigay ng offering, tuloy pa rin naman po yan, yung ating kung meron mang love gift o nais nyo magkaloob sa gawain ito ng Panginoon, ito po yung ating GCash. Sa GCash po, pwede po tayong magpadala. So babanggitin ko po yung GCash natin, 0961 627 7212. Yan po yung ating GCash sa ministry ito ng Christ the Life Shaper. So 0961 627 7212. Praise God. Salamat po sa ating patuloy na pakikiisa at suporta sa gawain ito ng ating Panginoon. At announcement ko po, yung pong ating e-feed ng Life Shaper, meron po tayong ginagawang gagawin dapat na pangalawang pagkakataon para po mamahagi ng pagkain sa mga kababayan natin na wala po talagang makain, wala nang matirhan, wala pang pagkain. So ito po ay nagawa na natin minsan, at ngayon po ay susundan sana natin ang pagkakamang pagkakataon na dapat ay naka-schedule po ngayong 27, itong kahapon po dapat. Pero dahil hindi po tayo pwede sa araw na yon, so marahil sa after po nitong ECQ, marahil sa second Sunday o second Saturday ng April, gagawin po natin ito. Meron na po tayong mga sponsor na nagbigay ng tulong po, suporta, para po malikom at maipamigay po sa mga kababayan natin na taga naman pong wala po silang makain. So sa ganung paraan po ay malaking bagay po yan sa kanila. Ano po? Kaya po, nakapost na po sa ating screen yung ating GCash sa lahat ng gustong mag-offering, lahat ng gusto magbigay ng love gift, suporta sa gawain. Paki-mention nyo lang po para po maliwanag yung ating kung saan dadalhin yung binigay natin. Baka gusto niyo pong magbigay, sumuporta para sa e-feed natin. Pwede rin po, ano po. So lahat po ng yan ay paraan ng Panginoon para tayo po lahat ay magkatulong-tulong. Sa panahon pong ito ng pandemya, naniniwala po ako patuloy na ang Diyos ay nagpapala sa atin. Hindi po siya nagbabago. Hindi po kayang baguhin ng anumang panahon kung anong merong Diyos tayo. No po? He is the same yesterday and forever. Our God is the same yesterday, today, and forever. No po? So kung anong Diyos siya noon, panahon ng creation, makapangyarihan, maraming kayang gawin, walang imposible, He is the same hanggang ngayon at sa mga darating na panahon. Kahit po sa anong panahon, may bagyo man, may pagsubok, may pandemya, wala, ang Diyos po natin ay nananatiling Diyos na makapangyarihan, matapat, at patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya po, patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya. Amen! Patuloy tayong magtiwala. Kung meron kang naramdamang takot dahil po sa pandemic o mga lockdown na yan, anumang mga bagay na yan, higit dapat itakwil mo yung takot pangamba na yan, higit na magtiwala ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po? Amen and amen. Huwag po tayong mahiyang mag-comment. Ano? Pag tayo ay na-bless, just say amen. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Okay? So bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon,
tayo po muna ay manalangin. Magpasalamat tayo sa napakagandang araw na ito na bigay sa atin ng Diyos. Ano po? Praise God. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Samahan kayo naroon ngayong pwesto. Just bow your heads and join with me in prayer. Lord, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito na ikaw ang nagbigay sa amin ng bagong lakas at buhay, pag-asa. Salamat sa napakasarap na breakfast na ibinigay mo sa amin. At salamat Lord dahil ikaw ang lagi nag-iingat sa amin. Aming pong dalangin ngayong umaga patuloy na kinikilala at inaangkin na pinagpala mo po kami. Salamat po sa alam naming mensahe mo ngayon sa amin ngayong umagang ito. Hayaan niyo po na ang bawat isa na nakikinig, naka-tune in ngayon, ay maunawaan po namin ang inyong salita na amin tatalakayin. At wala po kaming ibang itinatanyag, itinataas, pinararangalan sa gawain ito, kundi ang pangalang Panginoong Hesukristo lamang na aming tagapagligtas. Salamat po sa pangunan mo sa amin, salamat sa pangunan mo sa iyong lingkod, salamat po sa tagumpay ng aming pag-aaral at pagsamba ng isang tanging umaga nito. Sa iyo lamang ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God, Kuya Lino. Praise God. Hallelujah. Okay, so tayo po ngayon ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ngayon. Ngayon po ang tinatawag na Palm Sunday. Ano po? Lenten season po ngayon. Palm Sunday o araw po ng palaspas. So kung hindi po lockdown o kung bukas po sa pananambahan ng bawat churches, lalo na po sa simbahang Katolika, alam naman natin na sila ay nagdadala ng mga palaspas sa kanilang pananambahan. So ito po yung ating tatalakayan. Yung pong the significance of the triumphal entry ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ba ang significance, kahalagahan na ang matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem? Ano po, babasahin ko po muna yung talata, ano po, sa aklat ng Mateo 21. Kung may Bible kayo, pwede nyo pong buksan sa inyong Biblia, sa inyong bahay, ang inyong Bible na hawak ngayon, na malamang ay nasa inyong mga cellphone. So, Tagalog man yan, o English, pwede nyo pong basahin, sabayan nyo po ako. Para po, nasusubaybayan po natin, ano man yung ating tinatalakay ngayong umaga. Ano po? So, buksan po natin sa Matthew chapter 21 ng Bagong Tipan. Verse 1 hanggang 11 po. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumaan sa Betfage or Betphage sa bundok ng mga olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Verse 2. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Talagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Verse 3. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubayan niya agad ang mga iyon sa inyo. Tingnan niyo, hindi pa nakakarating ang Panginoon sa lugar. Sa ngayon, natupad ang sinabi ng propeta sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo ang hari mo'y dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno. At sa isang batang asno na ang naanak ng isang babaeng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. Pagkatapos, sumakay dito si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. So ang mga tao ay nagpupuri ng lumalakad ng Panginoong Jesus.
Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Nagulo daw. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazareth sa Galilea, sagot ng karamihan. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita na ating binasa. So, iyan po yung matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Ito po ay, sabi ko, ano kaya ang mensaheng meron nito? Bakit ito ay tinawag at sa ibang mananampalataya o pananampalataya ay pinahalagahan nila ito? So napaka-importante po pala ng mensahe dito habang aking pinag-aaralan. Ang Jerusalem po ay capital city po yan ng Israel. At ayon po sa aking pagsasaliksik, sa Jerusalem pinanganak ang ating Panginoong Kristo sa Bethlehem, din sa city ng Jerusalem din yan. At siya ay namatay at muling nabuhay sa Jerusalem din. No po. So, ito yung tinatawag na banal na lugar o na bayan, na city, itong Jerusalem. At kung babalikan natin sa Lumang Tipan, nung itinayo ang templo sa magitan ni Haring Solomon, ay dito po sa Jerusalem. So napakahalaga po nitong bayan ito. At dito rin po, isang linggo bago ang Panginoong Kristo ay mamatay at muling mabuhay, pumunta ang Panginoon dito sa Jerusalem. Iyon nga po yung ating tinatawag na Palm Sunday. At nakita natin ang istorya na talagang sa pagpasok ng Panginoong Kristo ay nagpupuri ang mga maraming tao na naroong sumalubong sa ating Panginoong Kristo. At sinabi naman yung wika ng Sikaraya na yung propesiya na ang Mesiyas o ang hari ay sasakay sa asno at siya ay pupurihin ng mga tao. Makikita siya. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So nagkaroon siya ng kaganapan. Bago mangyari ang kamatayan at muling pagkabuhay, nagkaroon muna ng victorious entry. No po? Doon po sa Jerusalem. So, ano po bang significance nito? Ano po bang kahalagahan ng pangyayaring ito? At ano po ba ang nais ng Panginoon na maunawaan natin sa pangyayaring ito? Meron pong tatlong bagay na ibinigay sa akin si Lord na nais ko pong ibahagi sa inyo kung ano nga po ba ang kahalagahan ng pagpasok ng ating Panginoong Kristo dito sa Jerusalem. Tingnan po natin, unang-una, ipinakikita po rito yung kapahayagan ng layunin ng ating Panginoong Kristo. Makikita po natin ito. Ipinahayag po rito at ipinakita sa kanyang pagpasok sa Jerusalem kung ano nga po ba ang layunin ng ating Panginoong Kristo, kung bakit siya ay nagkatawang tao. Ipinakita po sa pagpasok ng Panginoong Kristo 7 araw bago siya ay mamatay at muling mabuhay, ipinakita po rito yung dahilan kung bakit ba itong Jesus na ito na nasa langit ay nagkatawang tao at nabuhay dito sa lupa. Ano po ba ang dahilan? Tingnan po natin yung talata o versikulo sa 1 hanggang sa 10 po ng ating talatang binasa kanina. Ito po ang nakasulat dyan. Ayan po. So, medyo nagkakaproblema lang yung aking iPad. Okay, verse 1 to 6. Sabi niya, malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumaan sa Betfage or Bethpage sa bundok ng mga olibo, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. So, dalawa sa kanyang mga alagad ay inutusan ng Panginoon. At sabi niya, pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali. Inahing asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. So, hindi pa siya nakakarating sa pupuntahan.
di hindi nga nakausap ng Panginoong personal at ng mga alagad personal yung may-ari nitong nakataling inahing asno at kasama yung anak nito, eh sabi niya, kapag may nagtanong, sabi niya, kalagan niyo yan ha, kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubayan niya agad ang mga iyon sa inyo. So, papunta sila sa Jerusalem, pero bago sila mapunta roon, ay sabi roon, inutusan niya yung dalawang alagad. Doon sa susunod na nai, sabi niya, may makikita kayo doon inahin na asno, nakatali, at merong kasamang anak. Kalagan ninyo yun. Malamang, posible, tatanungin kayo ng may-ari, pero sabihin nyo lang, inutusan po kami ng Panginoon na ito ay kalagan. Ito ay kunin. Kaya sabi diyan, sa gayon, natupad na sinabi ng propeta, sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo ang hari ay dumarating, siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. Ano po nangyari? Verse 6, lumakad na ang malagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito. At isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal, pagkatapos sumakay dito si Jesus Christ. So ano po ibig sabihin? Nangyari yung sinabi ng Panginoong Jesus na kukunin, kakalagan yung asno na nakatali, yung inahing asno kasama yung anak. At sabi niya, kunin niyo yan, merong yung may-ari, maaaring tanungin kayo, pero sabihin niyo lang, pinakukuha ko. So ano po nangyari? To make the long story short, nakuha at dinala ng mga alagad itong asno para masakyan ng ating Panginoon sa Kristo. The first message, sa magitan po niya, ipinakikita po ang mensahe kung anong dahilan ng pagpunta ng ating Panginoong Jesucristo. What is the message? To give freedom. Para bigyang laya ang lahat ng nakatali. Para kalagan ang lahat ng nakatali. Yung pong asno, inahin at yung anak, ay larawan po ng kalalagayan ng tao. Okay? Kalalagayan ng tao na tayong lahat ay nakatali o alipin ng kasalanan. Katunayan, dahil sa kasalanan, tayo ay mapapahamak dapat sa kaparusahan. At wala kang kakayahang labanan ng iyong amo. Wala kang kakayahang kalagan ng iyong pagkakatali. Hindi natin kayang labanan ng kasalanan. Hindi natin kayang labanan ang kamalian. Hindi natin kayang makakawala sa pagkakatali. At hindi natin kayang labanan yung umaalipin at tumali sa atin doon sa kalalagayan natin na yun, sa kasalanan. At yun ay walang iba kundi si Satan. Pero salamat sa Diyos na buhay. Alam niyo ba kung bakit? Si Jesus ay naparito upang tayo ay kanyang kalagan. Amen po ba tayo doon? Amen! Walang ibang dahilan si Jesucristo ng kanyang pagkakatawang tao, hindi po pang personal na dahilan ng kanyang ginawa. Hindi siya nagkatawang tao para sa sarili niya, para makinabang siyang personal. Katunayan, kahit siya hindi magkatawang tao doon sa langit, siya ay pupurihin, sasambahin ng mga anghel at ibig ng mga bagay na lilikha niya, siya ay pupurihin. Sabi nga, hindi man siya purihin ng mga tao, ang mga bato at halaman ay magpupuri sa Panginoon. At wala man tayo, siya ay mananatiling Diyos na makapangyarihan at hindi magbabago ang katotohanan na siya ay dakilang Diyos sa lahat. Pero bakit niya bumaba at kinakailangan niyang bigyan tayo ng atensyon? Dahil ikaw ay mahal ng Panginoon Jesus. Hallelujah! Dayo! Para bigyan ka ng atensyon na hindi naman siya makikinabang, siya ay bumaba upang ikaw at ako ay kalagan niya sa pagkakatali sa atin ng kasalanan at ni Satanas na umaalipin at dumadaya sa tao. Say amen to that. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay napakadakila. Wala tayong kakayahan na labanan ng kasalanan. Wala tayong kakayahan na labanan si Satanas. Wala tayong kakayahan na makalaya mula sa pagkakatali natin. Pero ang Diyos natin na mabuti ay nagkusa, nag-initiative siya.
mula sa kanyang trono sa kalangitan, siya'y nagkatawang tao upang ikaw at ako ay kalagan sa pagkakatali natin sa kasalanan. Purihin ang Panginoon. Ganun ka kamahal ng ating Diyos. Tatandaan po natin yan. Kaya po, baliwala itong Lenten season na ito. Baliwala itong Palm Sunday na ito. Lilipas na naman ang taon, pero hindi mo naintindihan na ang dahilan nito ay dahil ikaw at ako ay kinalagan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na kalayaan ay ang kalayaang ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng Biblia? Ang pinalayan ni Jesus ay tunay ngang malaya. Wala na po tayo sa pagkakatali kay Satanas. Wala na po tayo sa pagkakatali sa kasalanan. We are no longer a slave of sin, but we are now slave of righteousness. Tayo po ngayon ay nasa kabanalang katwiran ng Diyos. Hindi na totoong ikaw yung makasalat. Sa lahat ng nanampalataya kay Jesus, the Bible declares that you are righteous. Christ is our righteousness. You are perfected forever to those who believe in Christ Jesus. At salamat. Mamaya po makita natin ang katotohanan ng sitwasyon ng tao ngayon sa kabila ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. Makikita rin po natin dito. Tatlo nga po yung inilarawan. Ano pa yung pangalawa? Medyo magtatagal po ko ng konti doon po sa pangatlo, no? So ano po yung pangalawang kahalagahan noong triumphal entry na ito? Sabi nga, yung mga taong panahon na yan ay nagpupuri na dumating ang Panginoon Kristo, pero nung panahon ang ating Panginoon Kristo ay hinatulan doon sa krus. Yung mga tao nagpupuri, sila yung mga tao nagsabi na ipako sa krus ang ating Panginoon Kristo. Why? Mamaya makikita po natin. Pangalawang kapahayagan ay yung pagpapakumbabang ginawa ng hari. Matindi ho yung ginawa ng ating Panginoong Kristo bilang hari. Sa verse 5, saka verse 7 and 9, babasahin ko po. Pwede niyong basahin din sa inyong Biblia. So, good morning kay Kuya Lino, Brother Kennedy. Amen. Kuya Ray, praise God. Ano po sabi diyan sa verse 5, saka verse 7 to 9? Ito ang sabi sa verse 5. Sa lungsod ng Zion, ito yung prophecy ng isang propeta sa lumang tipan. Ipahayag ninyo, tignan mo ang hari mo'y dumarating, siya'y mapagpakumbaba. Bakit? Masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno. Kita nyo kung gaano ka-humble ang ipinakita ng ating Panginoong Kristo. How humble he is. From his birth, no? Sa kanyang kapanganakan, pwede siya pumili ng magandang lugar, pero sasabsaban siya pinanganak. At sa kanyang triumphal entry sa Jerusalem, before sa kanyang pagpapako sa kanya sa krus at muling pagkabuhay, kamatay muling pagkabuhay, siya ay sumakay hindi sa isang magarang karo, kundi siya ay sumakay sa isang inahing asno kasama yung anak nito. Na kahit siya yung hari, pinakita niya yung tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba. Ako po ay namamangha sa kabutihan ng Diyos. Kasi po, bilang Diyos na makapangyarihan, siya po ay nagpakumbaba ng lubusan. Lahat ng klase ng pagpapakumbaba ay pinakita niya para sa iyong kapakanan. Para sa ating kapakanan. Siya'y nagpakababa ng lubusan na mula sa langit ay siya'y nagkatawang tao at namuhay gaya ng tao at mababang uri ng tao para sa iyo na mababa, ikaw ay kanyang itataas. Kita ba natin ang kabutihan ng Panginoon na yan? Another thing is, siya na hari at makapangyarihan sa lahat, sabi nga sa verse 9 or verse 7, dinalilala kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito at
isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balaban. Pagkatapos, sumakay dito si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balaban sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Again, alam niyo ba kung bakit nagpupuri ang mga taong ito? Kasi nakaranas sila ng himala bago mangyari ang bagay na ito. Nasaksihan nila yung mga miracles na ginawa ng Panginoon. Pero sa kabila niya, makita niyo mamaya po, pangatlo natin. So, bilang hari, Diyos na pakapangyarihan, siya po'y nagpakumbaba upang tayo na bagsak at napakababa, alipin ng kasalanan, alipin ng Satanas, ay kanyang itaas. Anong klaseng humility ang pinakita ng Lord? Sino ka ba? Ito po yung humility. Sino ka ba at ako para gawin ni Jesus yan para sa'yo? Napasin mo ba yung kapatid? Good morning kay Ate Ana Lynn Trinidad. Napasin ba natin yan? Hindi ka rapat dapat, pero binidyan ka ng atensyon ng Panginoon Jesucristo na siya'y magkatawang tao at magpakumbaba, mamuhay na gaya ng alipin, bagamat siya'y hari. Ginawa niya yan para sa atin na hindi karapat dapat ay kanyang itaas. Para sa atin na bagsak ay kanyang iangat. That's how God loves you so much. Tapos iisipin natin ngayon, magkakaroon ng pandemic, magkakaroon na naman lockdown, natatakot tayo, nangangamba tayo. Kung nagawa ng Panginoon ng mga bagay na ito sa iyo dati na hindi ka karapat dapat, ngayon ikaw ay kabilang sa mga anak niya dahil nanalig ka sa kanya, lalo higit kaya niyang gawin to para sa iyo. Napakabuti ng Diyos natin. Napakadakila ng Diyos natin. That's the message ng triumphal entry. The purpose of Christ's birth or the purpose ng kapanganakan o ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon Kristo ay po para tayo kalagan. Kaya naalala ko, meron akong binasang libro, He came to set the captives free. Lahat ng alipin, nagpunta si Jesus dito para tayong lahat ay palayain. Good morning kay Bishop Menon Roque, ang ating kaibigan, mahal na Bishop. Good morning po, Bishop. At good morning din kay ating kay Ate Rubel. Praise God. Salamat sa Lord. Lagi po naka-tune in yan. At good morning din kay ating Mercy. Praise God. Good morning kay Brother Kennedy. Sa lahat ng mga naka-tune in. Praise God. Yan ang purpose. At ito po ang nakakalungkot. Itong pangatlo. At dito ko gustong magtagal sa panghuli natin. Tingnan niyo po sa pangatlo. Ano ang kahalagahan ng triumphal entry ng Panginoon Jesucristo? Ito po ay kapahayagan ng kamangmangan ng tao sa katotohanan. Masakit pakinggan, pero the truth will set you free. Bakit po sinabi ko yan? Tingnan natin yung verse 10 at yung verse 11. Ito po ang sinasabi. Sa lahat po na nakasubaybay ngayon, please listen very carefully. Importante ho ito. Sa 10 and 11, tingnan nyo ha, sumakay ang Panginoon sa asno, papasok po ng Jerusalem. At sabi niya sa verse 10, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Di natin alam kung anong ibig sabihin ng pagkagulo. Marahil nataranta sila, nabigla, dumating ang Panginoon Kristo. Si Jesus Christ na nababalitaan nila, nagbumubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga may karamdaman. Marahil laganap na ang balita patungkol sa ating Panginoon Kristo. Tapos biglang dumating sa Jerusalem. At marahil kabilang dyan yung mga tao, mga pariseo, mga sadiseo, mga religious leaders na nakita ang ating Panginoon Kristo ng mukhaan na dumating ang Panginoon. At nabulabog, sa ibang lingwahe, labulabog ang lusod. At ito matindi. Sino kaya ito? Sino kaya ito? Tanong nila. Tanong ng walang kaalam-alam. Tanong ng kamangmangan. Tanong ng hindi pagkakilala.
kung sino talaga ang ating Panginoong Kristo. In spite of, no, sa kabila ng mga himala, sa kabila ng mga ginawa niyang hindi nagawa ng iba, tanging si Jesus Christ lang gumawa. Still, hindi nila alam kung sino si Jesus Christ. Still, mangmang sila kung sino ang ating Panginoong Kristo. Kaya sabi, si Jesus ang propetang taga Nazareth sa Galilea, sagot ng karamihan. Karamihan, ang pagkakaalam kay Jesus Christ ay basta propeta lamang. Ano po makikita nating mensahe dyan? Ito po ay papapahayag lamang at pagpapakita ng kamangmangan ng tao kung sino talaga ang ating Panginoong Kristo. At kung ating unawain ng kalalagayan ng tao sa kapanahunan natin ngayon, the same po. Masakit at nakalulungkot isipin, marami pa pong tao hindi lubusan nakikilala kung sino talaga ang ating Panginoong Kristo. Hindi lubos na nalalaman kung ano ba taga ang layunin, bakit mayroong Jesus na ipinanganak sa krus na sa sabsaban at namatay sa krus at muling nabuhay. Maraming tao ang pagkakakilala lang kay Jesus Christ ay propeta lamang. Meron namang iba ay tao lamang. At meron pang ibang tao na taga namang hindi lubos na nakikilala kung sino talaga ang ating Panginoong Kristo. Katunayan, maraming tao ang hindi lubos na nanuwaan kung bakit si Kristo ay ipinako sa krus. At katunayan nga yan ay may mga tao na pilit pang ginagawa na magpasan din ng krus at magpapako rin sa krus sa kanilang paniniwala na hindi nila nadyan na isang maling paniniwala. Ano ibig sabihin nun? Hindi pa nila lubusang nanuwaan kung sino ba si Jesus Kristo at ano ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Maliwanag po ang tinuro ng Biblia. Kanina lamang sa unang punto natin hanggang sa pangalawang punto, ay pinakita na po ang layunin kung bakit ang Panginoon sa Kristo ay nagkatawang tao. Upang tayong lahat, lahat ng taong nabubuhay sa mundo, lahat tayo ay nais niyang kalagan. Okay? Lahat tayo ay nakatali, alipin ng kasalanan, alipin ni Satanas, patungo sa kapahamakan. But praise God, dumating ang Panginoon sa Kristo na siyang haring makapangyarihan, na siyang hari sa langit, bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao, nagpakumbaba, naging humble, pinakita niya ang tunay na kahulugan na magpapakumbaba hanggang kamatayan para ikaw at ako ay kanyang palayain. Lahat po ng tao, nung namatay po ang ating Panginoon sa Kristo at muling nabuhay, iyon po yung kanyang trabahong tinapos upang ikaw at ako ay kanyang bigyang laya sa pagkakaalipin sa kasalanan at sa pagkakaalipin kay Satanas, bigyang laya para hindi na po tayo mapunta sa kaparusahan, sa impyerno dahil sa ating pagiging makasalanang minana sa ating ninuno. At lahat po ng yan ay ginawa ni Jesus. Si Jesus Christ po ay Diyos na nagkatawang tao. At tinapos po niya yung lahat na yun para sa iyo. Hindi mo kinakailangang gayahin ng ginawa ni Jesus. Kasi anumang ginawa ni Jesus nung siya ay nagkatawang tao, yun ay ginawa niya para sa iyo at hindi mo para gayahin. Na para bang sinasabi mong kulang pa ginawa mo pag nasa Kristo, ako ang gagawa para sa kasapatan ng gagawin pong ito. Dahil kulang ang ginawa mo. Hindi po ganun. Kaya nga po, wala kang dapat gawin ngayon kundi kilalanin at tanggapin mo yung tinapos na trabaho ni Jesus Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na siya ay ipinako, namatay, at muling nabuhay para sa iyo. Wala ka lang gagawin ngayon kundi ang tanggapin ang regalong ito ng ating Panginoon Jesus Kristo. You need to receive it. Kailangan mong tanggapin para ma-enjoy mo ang pakinabang nito. Ito po ay ino-offer sa lahat. Iyan po ang binanggit ng Biblia. Ginawang word, ang ginamit na termino ng Biblia ay regalo.
Tinapos na trabaho ng ating Pansokristo ay regalo. Binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan. Nililinis niya tayo sa ating mga kasalanan. Iyan po ay trabaho ng kaligtasan, regalo ng Panginoon Jesucristo sa ating lahat, na kung tatanggapin mo, ay mararanasan mo ang pakinabang dito. At kung hindi mo tatanggapin, nasa sayo na yan. At hindi mo may enjoy ang ginawa ng ating Panginoon. Bakit hindi matanggap ng tao? Una, hindi niya naintindihan na kailangan niyang tanggapin. Pangalawa, hindi pa nakakarating sa kanya ang mensaheng ito. At ngayon nakikinig ka, marahil ngayon bulan na rin ang mensaheng ito, kung tatanggapin mo sa iyong buhay si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang pakinabang ng tinapos ng trabaho ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang benepisyo ng lahat ng yan ay mararanasan mo sa iyong buhay. Hallelujah. Bigyan kita ng example, kapatid. Ito ho, lagi kong ginagamit na halimbawa. Dahil para sa akin, ito po yung angkop. Para po maintindihan natin kung bakit kailangan mong tanggapin. Merong isang tao na naghanda ng malaking piging. Sa Biblia, ginamit din po ang istorya niyan. Na naghanda ng maraming pagkain, lahat ng klase masarap na pagkain sa kanyang tahanan. Nagluto ng masarap. Lahat ng sangkap, lahat ng uri ng lulutuin, at kanyang niluto, lahat ng gagamitin para kumain, kasama na yung mga pagkain, nakaredy na. At kanyang inanyayahan na lamang yung mga tao na kumapamasok at kumain para ma-enjoy yung inihanda itong taong ito. Ang problema, kahit po ito ay inihanda niya para sa lahat, pero yung lahat ng inanyayahan para ma-enjoy yung inihanda lahat, hindi po lahat ay naniwala. Sino lang po ang nakapag-enjoy ng sarap ng mga klase ng pagkain? Yung mga naniwala na ito ay ibinibigay ng libre sa kanila. Alam niyo po, kahit anong gawing pagmamakaawa noong nagluto, naghanda ng mga klase ng pagkain na yan, kahit anong gawin niyang pagmamakaawa na ito ay i-offer at ibigay sa mga tao sa labas, pero hindi naman maniniwala yung mga tao, hindi po nila makakamtan o ma-enjoy yung inihanda. Naka-ready na, handa na, i-enjoy na lang. Ang mag-i-enjoy lamang po rin yung mga talagang maniniwala doon sa nag-aanyaya. Ano pa ibig sabihin niyan? Lahat po ng problema ng tao sa harapan ng Diyos at sa kanyang buhay, tinapos na po lahat yan ng ating Panginoon Jesucristo. Inihanda niya na lahat nung siya ay nagkatawang tao. Nabuhay siya kasama natin, ipinako sa krus at namatay muli ng buhay. Tinapos na po niya lahat yung trabahong yan na hindi mo kayang trabahuhin. Pati yung sangkap, pati yung pagluluto, at kakain ka na lang, yung gagamit din para kumain, wala kang gagawin kundi i-enjoy mo na lang po yan. Iniready na lahat yan. Ngayon, ang mag-e-enjoy lang dyan at makikinabang, yung maniniwala. Yung maniniwala, kapatid, lahat ng hirap ay ginawa ni Jesus. Lahat ng sakit ay ginawa ng ating Panginoon. Tinanggap ng ating Panginoon. Lahat ng panlalaay tinanggap ng ating Panginoon Jesucristo. Ginawa niya ang lahat ng yan para sa'yo. Nagpakumbaba siya. Bilang hari, nagpakababa siya. Para ikaw ay kalagahan. Para ikaw ay iligtas. Para bayaran ang mga kasalanan mo. Ready na, tinapos na. Ang gagawin mo na lang ay i-enjoy lahat ng inihanda ng ating Panginoon Kristo. Anong susi para ma-enjoy? Maniwala ka. Ang tanong, naniniwala ka ba? Sa lahat ng naniwala, maniniwala, siya ang mag-i-enjoy. Pero kung hindi ka maniniwala, kapatid, sayang ang pagkakataon. Kaya ito yung ginagawa ko. Para marinig mo ang mensaheng ito na malaman mo ikaw ay mahal ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Kung meron po sa atin dito na nakasubaybay, na maaring narinig mo at napakinggan mo mula umpisa ang mensaheng ito, at nagpapasya ka na gusto mong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoong Diyos at tagapagligtas, kapatid,
Samubay ka lang sa aking panalangin ngayong umaga nito, ngayong oras na ito. At ituring mong ito na iyo ding panalangin. Tayo po ay pumigil at manalangin. Salamat po, Panginoong Yesus, sa katotohanan na nalaman ko na ang dahilan kaya ka nagkatawang tao na matay sa krus, muli na buhay, ay upang ako bayaran ng aking mga kasalanan. Salamat, Lord, dahil sa iyo, pinalaya mo po ako sa pagkakaalipin ng kasalanan at ni Satanas. Salamat, Pangsokristo, dahil lahat ng pananagutan sa kasalanan ay tinanggap mo na. Kaya sa oras na ito, Panginoon Jesucristo, tinatanggap ko po ang iyong ginawa para sa akin. Nananampalataya po ako sa iyo. Salamat dahil mahal mo ako, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan at tinatanggap ko po ang kapatawaran. At tinatanggap ko ang paglilinis mo sa aking mga kasalanan. At tinatanggap ko po ikaw sa aking buhay bilang aking Panginoon Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Congratulations, kapatid, kung kabilang ka sa tumanggap sa ating Pansokristo ngayon, kabilang ka na sa mga anak ng Diyos. At wala kang gagawin kundi i-enjoy mo lang ang biyaya, ang pag-ibig ng ating Pansokristo. Kung gusto mo makaalam pa ng maraming bagay patungkol dyan sa how to enjoy the grace and love of our God, i-PM mo lang po ako personal. O pwede po sa Life Shaper, mag-message ka lang sa Life Shaper TV para po masagot kung ano yung mga tanong mo. Salamat po. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo magsara, makinig muna tayo ng isa pang awitin para sa ating Lord. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po sa ating pagsubaybay sa ating worship celebration sa live stream natin, online service. Salamat sa ating mga kapatid sa Life Shaper, si Tita Lynn, Jorwell, Pastor Elpidio, Pastor Butch Fernandez, Marin Yuri, Ate Claudine, Kuya Lino, Sis Wilma, si Kuya Ate Claudine, si Manuel, Ate Weng, Mona Lisa, Ate Juliet, si Rodrigo, Kuya Rodrigo. Praise God, Kuya Lino. Amen. Brother Kennedy Cruz, Brother Ray, Annalyn Trinidad, Bishop Menen, Ate Robel, Ate Mercy. Amen. Big amen, Kuya Kennedy. Good morning, Ate Libor. Ate Merlin. Praise God. Marlene Rodelas, purihin ng Panginoon. Then si Tita Lynn, pahabol niya. Sabi ni Ate Merlin, thanks Pastor. Tita Lynn, purihin ng Panginoon. At sa iba pa po na hindi ko nababasa dito, malibang mag-comment po kayo, mapapansin ko po na nadyan kayo. So salamat po. At remind ko lang po sa lahat ng gustong magbigay ng offering nyo, ng love gift or anything na gusto nyo ibigay sa gawain ng Lord. Ito po ang ating GCash. Babagitin ko po ulit. Nandiyan naman siya sa ating screen. Pero babagitin ko po ulit. 0961-627-7212. At yan po ay malaking tulong pa rin sa atin po sa gawain ng Panginoon. Praise God. At at tabayanan niyo po ako sa Lunes at sa iba pang araw. Balak ko pong i-series yung 7 last words ng ating Pansokristo. So, marahin mga bandang hapon po yan ay mag-go online po ako para po talakayin ko itong pitong huling winika ng ating Panginoong Kristo
bago siya bawian ng buhay. No po? So, ipag-pray po natin at i-share po natin para po marami pang tao ang makarinig ng magandang mensahe ng biyaya ng Panginoon. So, muli po, maraming salamat po sa bawat isa at sa pagkikita uli natin sa susunod ng mga live stream po natin. Kita-kita po. Amen? So, purihin po Panginoon. Muli po, ito po ang inyong pastor, Pastor Joey Agate, at na nagsasabi, you are highly favored and blessed in Christ Jesus. Amen and amen. Praise God.